So yun guys, nagbabalik tayo sa ating tutorial. Yan, dito ako sa chef ngayon mga tol. At magbubuo tayo ng sliding door na 798 series na powder coated white. Okay, turo ko sa inyo yung ating ipakita ko sa inyo kung paano ko ito bubuoin. Pero bago yan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button at maging yung notification bell ay pakiclick na rin po para updated kayo sa ating mga video na ginagawa guys. Yan, medyo matagal tayo hindi nakakapagawa ng mga tutorial video. Medyo busy tayo sa ating mga gawa. Ayan guys, kaya ngayon utay-utay tayong magbabalik sa mga tutorial video na dati naman nating ginagawa talaga. Kaya yung hindi pa po nakasubscribe at gusto yung mga ganitong content, please click subscribe po. Okay, thank you po. God bless. So ngayon guys, meron ako ditong sukat ng gagawin ko shower enclosure na sliding door. Ayan, same naman ang materials nito, pinagkaiba lang yung gagamitin natin na salamin. Kasi ang salamin nito ay smoke glass yung gagamitin niya. Ito yung sukat niya mga tol. Ayan. Bali, meron akong height na 6 feet. Tapos ang lapad niya ay 47¾ yung gagawin nating sliding door. Okay guys, 798 series to mga tol ha. So ang una kong ginawa guys, dinagdagan ko ng 1 inches yung sukat natin na 6 feet. Kasi yun naman ay open naman yung taas noon. Kasi yung standard natin na shower enclosure ay 6 feet. Ayan. Kaya nilagpasan ko siya ng 1 inch. Kasi yung salamin naman natin, hindi naman talaga sasakto yun dun sa sukat na 6 feet. So sobra pa din yun, kaya nag-adjust ako ng uno. So ngayon guys, ang inuuna ko, pinutol ko yung interlocker sa lock style. Ayan, ito. Ito yung lock style na 798 series. Lock style 798 series. Ayan. Matututo kayo dito dun sa mga hindi pa alam kung paano pagbawas ng mga sliding door. Ayan. Yung sa mga nagtatanong, yung hindi ko nasagot na ito guys, ito yung video na to. Send ko na lang sa inyo dun sa message nyo para makita nyo rin yung link nitong vlog na to. Para makita nyo rin yung ginawa natin. Okay guys? Ayan. Pumutol ako ng lock style. Ayan, lock style. At saka itong interlocker. Ito yung inuna kong pinutol. Bali, binawasan ko to guys ng 1¾. Ngayon, naging sukat ko ay 73 inches yung height. Binawasan ko siya ng 1¾. Doon sa iba, 1⅝. Pwede naman kahit alin. Depende naman sa inyo yan kung anong gagawin nyo. Pero ang ginagawa namin kalimitan ay bawas 1¾ sa height. Pagka may uno na frame, ito lalagyan namin ng hamba to. Ang babawasin natin ay 1¾ plus 1. Magiging 2¾. Yun sa height niya mga tol ha. Doon sa height lang po ito. Kaya ang nangyari doon sa nung binawasan natin ng 1¾ itong ating lock style, sukatin natin ha. Ayan. Oh, yan. Ang sukat lang nitong ano natin interlocker ay lock style ay 71¼, sorry. Ayan, 71¼ yung magiging lock style natin sa sukat na height na 73 inches na sliding door. Ayan, doon sa sukat niya ha. Kasi may hamba to na 1/3. Yun ang hamba natin. Kasi ano to, kailangan lagyan ng hamba. Kasi shower enclosure. So yun guys, malinaw po. Ano, yung sukat natin na height ay 73. Binawasan natin ng 2¾. Kaya ang ating lock style interlocker ay 71¼. Okay, next tayo, next. So yan guys, ang next natin ay top bottom. Yan. Yung sa 798 series natin mga tol ay ang iisa yung ginagamit natin sa top tsaka bottom. Doon sa hindi kagaya nung sa traditional na magkaiba yung top tsaka yung bottom niya. Ngayon sa 798 series, iisa lang yung ginagamit na top and bottom. Kaya top bottom ang tawag niya. Ito guys, yan. So ang sukat natin ay 47¾ yung total ng ating sukat na gagawin. Ngayon babawasan natin ito ng 7/2. Ayan. Kasi dapat bawas lang nito ay 5. Ngayon dahil may frame to na 1/3, ayan, bawas dos tayo, magiging babawasin natin dos sa total ng sukat niya ay 7. Ayan. Kaya magiging
43 fourth yung gagawin natin, yung i-divide natin sa dalawa. 43 fourth divide 2, ayan, magiging 23 eighth. Ayan. Ayan mga tol, yung babawasin natin dun sa ating lapad ng sliding top. Yan yung magiging top bottom natin, 23 eighth. Ayan guys. Okay? Apat yung puputulin natin ito kasi ito na rin yung ano niya eh, magiging top tsaka puto. So ito na guys yung ating top bottom. Ayan, nakaputol na tayo ng apat. Ayan, meron na tayong lock style interlocker top bottom. Ngayon susunod naman natin yung double jam, seal, at saka double head. Okay? So, unahin natin guys yung double jam. Dahil may frame siya, ang frame lang naman niya, naka-letter U, ang babawasan lang natin ay yung taas. Ngayon, babawasan natin siya ng 1. Ayan. Kasi yung lalim nun, railing na yon. Kaya 1 lang ang babawasan natin. Ngayon, may suka tayo yung 63. I-73, babawasan lang natin siya ng 1. Ayan. Yun na yung sukat nung kanyang lock, nung ano, double jam. Next, puputol tayo ng dalawang 72 inch na double jam. Kasi ang sukat nung ating gagawin ay 73. Babawas 1 lang yun. Kasi yung frame niya sa taas na 1x3. Yun lang babawasan natin. Okay? Ito na, ayan, nakaputol na tayo ng dalawang double jam. Ang sukat ito guys ay 72 inches. Okay? Susunod naman natin yung double seal saka double head. So guys, ang gagawin natin, ang putol natin ng double seal saka double head kasi mayroon tayong 1x1 na 1x3 na frame. Babawasan ulit natin ng dos yung sukat na 47 3/4 yung kanina. Ngayon, ang babawasin natin sa lapad bago natin makuha, para makuha natin yung double seal at saka double head ay 3/1/8. Kasi kung walang hamba yung gagawin natin, 1/1/8 lang. Ngayon, may hamba na 1x3, dadagdag natin yung, pa-plus 2 natin yung dos, magiging 3/1/8 yung ating babawasin. Ayan. 47 3/4 minus 3/1/8. Ayan, ang magiging sukat natin ay 44 5/8. Okay, 44 5/8 yung magiging double seal natin saka double head. So ayan guys, naputol na natin yung ating frame. Meron na tayong double jam, double head, double seal, top bottom, ayan, lock style, interlocker. Ngayon, ipapunch naman natin to dito sa puncher. Ayan, dito natin i-ano to, gagawin yung ating pagbubutas. Okay? So yun lang guys yung ating naituro sa video na ito. At sa susunod, turo ko naman sa inyo yung pag-punch dun sa puncher. Kasi pag 79 inch series at saka 900, ginagamitan na yan ng puncher na kagaya nito. Ayan. Meron tayo yung puncher. Ngayon ginagamit yan dun. Tuturo ko naman sa inyo susunod yung pagbubutas dun. Kaya kasi nahahaba na yung video pag sinama ko pa dito. Kaya next time, okay? God bless po. Salamat sa panonood. Bye-bye.